Magandang araw sa inyo mga brad. Nandito kami ngayon sa AH showroom. Meron kasing aircon na kinabit, dalawang piraso. Kailangan ng power supply para dito sa bagong BMS room. Ngayon, wala kasing malapit na panel. Dito na lang kami kukuha ng power supply sa panel board. Ito lang kasi yung pinakamalapit na panel board dito. Ito, katabi kasi ito ng AH showroom. Ngayon, dito na lang kami kukuha ng power supply. Dalawa kasi yung single phase doon na aircon. Nilalagyan din namin ng ito. Dito namin nilalagay. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Dalawa. Dito kami kukuha ng power supply dito sa dalawang phase. Padaan dito, pababa. Tapos ito, nalatag na namin ito nung nakaraang araw. Ayan, papunta doon. Medyo magulo yung ano, pagkaka-layout kasi temporary lang naman to. Hanggat wala pa kasi yung panel board doon sa kabilang room. Pero gusto na nilang mapagana. Ito mga brad, yung nasa labas, yung outdoor niya. Naikambit na ito nung nakaraang araw. Ito yung disconnect switch. Yan yung susuplayan namin. Ayan. Ito yung gamit namin, Royal Cord na 3x6mm square. Dalawa yun. Carrier. Dito na rin namin pinadaan. Dito rin yung piping nila eh. Temporary lang naman ito. Pero kung minsan dito sa site kasi kahit sabihing temporary, nagiging permanent na to eh. Eh pasobra lang. Lagyan ko ng pasobra. Ano yan eh? 3 metro yan. Ito yung bagong BMS room. Ayan yung dalawang unit na kakabitan din ng power supply. Ayan, may dalawang monitor. Ito yung tina kasi nilang ilalagay dito yung mga equipment nila para sa panibagong BMS. Ngayong araw din kasi babalik yung contractor para ayusin yung piping nila. Meron pa dito, ikakabit din to. Baka ngayong araw din. Pero unahin muna namin yung dalawang power supply para dito. Tara, simulan na natin ang pag-wiring. Na yung circuit breaker. Yan, dito lang. Yan, tulak niya. Yun. Okay lang yan kahit medyo malayo para may allowance pa yung kable. Kung kakapusin yung kable kasi dito pa dadaanin. Papasok dito. Papasok dyan. Punta rito. Para ito pwede pang i-adjust pag kinapos yung kable. So dito, gagamitan ng lugs. Yan. Punta rito. Ito rin. May lugs din dito. Pero dalawa lang yung 6mm square na ano namin eh, terminal lugs. Kaya ang gagawin namin dito para sa dalawang sirkuito na yung neutral at saka yung earth, yung grounding, dalawang kable na yung lalagay dito. I-off muna natin tong ano, main. Ito yung ano niya, 400 amperes yung main. Pero dito, ang nakaset lang dito is 140 hanggang 200 to eh. Ayan. Nakaset lang siya sa 140 pero hanggang 200 yung kaya niya. Ang main naman, main disconnect ay 400 amperes. Off muna natin. Ayan na.
Pa-off na. Ayan. Check natin yung voltage dito sa taas. Pula tsaka blue. Wala na. Parang supply kasi dyan rin nang galing yan eh. Ayan o. Paano yun sa labas? Hindi pa sila nakaangkat. Lalagay na natin yun. Tulok lang. So, ito na. Ayan. So, inukpok na lang kasi wala kaming crimper na maliit. Nalagyan namin ng lugs dito. Sunod naman namin nalagyan. Ito naman. Neutral at saka earth. Tapos ikakabit na namin to dito. Kasi hintay na lang namin yung contractor para doon naman sa outdoor naman ang connection. Ganito lang kahaba. Ito na. Ito, nilagyan muna namin ng tape para walang mag-on. Ito yung dalawa. So, naka-on na rin tong breaker at i-disconnect. Okay. Ayos na mga brad. Kabit na namin tong temporary na cable. Titestingin na lang namin to pag nandito na yung mga mechanical. Okay mga brad, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Bye-bye!